Hello guys. So ito, today ngayon January 1. So New Year. So again guys, bago magsimula ang ating 2021 sneakers, papakita natin yung mga na-collect natin na sneakers noong 2020. So isa-isa natin guys. So pati history ng sneakers na kinolect natin. So again guys, stay tuned. But again, before anything else, if you're new to my channel, please again don't forget to subscribe and hit the notification bell, so at least you'll be updated para sa 2021 na videos natin, mga darating regarding sneakers, photography, videography, and vlogging tools. So stay tuned guys. And again guys, so back tayo sa vlog natin. Umpisa natin kagad ang ating collection sneakers dito sa area na to. May kita nyo, ito lagi yung ginagamit natin for duty. So yan, ito yung ating Air Jordan na mid na may gold tsaka black o phantom gold na tawag nila. Yan, mid siya. So ito laging ginagamit natin pa duty na kuha natin again sa use, use na siya again nung nabili natin. So second, meron tayo dito Air Force 1 pine olive green. So yan, meron tayong Air Force 1 olive green, nandu-duty din natin guys lagi. So sa baba, meron pa tayo dito Flyknit Jordan 1 mid Flyknit. Ano no, mid to basta Flyknit siya. Ko alam kung mid o high, pero ang size niya is ka-size talaga siya ng mid. So I think this is a mid Flyknit. Ayan, malambot siya. Kaya gustong-gusto kong gamitin to pang duty kasi ang lambot niya. Alam mo na, importante sa amin pag duty ka, komportable ka sa sapatos kasi nga 12 hours kang nakatayo doon. Nag-assist sa awesome man. So kailangan namin ng komportable yung sapatos pag ito po yung Flyknit. Then meron din tayo dito ang ating Nike Up Tempo. Yan, nalalong kay Pippen, di ba? So, Nike Up Tempo na width ang tawag dito. So, ito, napan-duty din natin. Kung naglalaro tayo ng basketball, so, maganda rin siya. Kaso, wala na akong time maglaro ng basketball, pero maganda siya panlaro. Yun, dito naman sa side dito. Yan, ito yung side natin. Dito ang ating mga Adidas na na-collect at easy. Yan, easy Adidas. So, umpisa natin dito sa baba. Ito siya. Ito ang ating Yeezy 350 Boost V2 na butter. So yan, nakuha natin siya na ano na sa reseller na. Medyo pricey na siya, nakuha natin kasi nga resale price na siya. Medyo ilang buwan na bago ito na-release. So nakakuha tayo ng pair kasi gustong-gusto ko talaga yung pair, yung kulay. Eh sakto pauwi tayo bakasyon, summer, so magandang suotin. Diba? Ito yung sinuot ko nung sa secure. At dito, sunod. Yan, ito ang ating pair na 350 Boost V2 again, synth. So, yan, ang story naman nito na palanunan natin sa raffle. So, yan, swerte tayo sa 1.5 KD at least. Yan, nanalo tayo ng at first raffle na sumali ako, ito. Nanalo tayo ng synth. Panalo. At next, dito, next, ayan, ang ating Yeezy 350 Boost Yeezrill. So, ayan, di ba? So, ito, hindi ito raffle, guys. So, kinuha natin, binili natin sa isang reseller din. Sa tropa natin, siyempre, si Jess Otnas. Ayan, ayan, Yeezrill, ganda. Sarap sa pa. Sarap din pa-duty ito, pero minsan lang. Magano, napanjutin natin. Next, dito. Ayan. Yeezrill. Oh, Yeezrill, di ba? Magkakano lang, magkakasunod lang yan eh. Itong Yeezrill tsaka Yeezrill. Isang, ano lang sila, nung nirelease sila. Oh, di ko alam na, di ko na matandaan, pero ilalagay lang natin lahat. Ang specs, yung mga release date ng mga Jordan natin, sapatos natin. Ayan, ito again, napalanunan natin naman dito sa raffle sa Dubai. So, for 40 dirhams, hindi ko matandaan, 40 dirhams something. So, ito, ayan, so, hindi ko siya binili, napalanunan natin sa Dubai, yung raffle. Yeezrill. Next,
Next, ito ang ating Yeezy Boost 500 Stone. Ayan, di ba? Mukha siyang bato. So, stone. Ang story nito, ano, hindi siya brand yun nakuha natin. So, ayan. Nakita ko sa post ng ating tropa na si Jess. Sabi ko, Pops, trip ko yan. So, kung benta mo sa akin. Sa'yo, benta nga sa akin ni Pops, Jess. So, shoutout Jess. Ang ating stone na 500. Kasi sabi ko, parang angas nito. Parang lambot sa paa. So, yun nga, di ako nagkamali nung binili natin, nasubuhan ko. So, malambot sa pa. Again, Yeezy Boost 500 Stone. Yan. So, next naman natin dito. Tapos, yan. Ang kauna-unahan nating 700. Yan. Ang Yeezy Boost 700 Salt. Yan. Ba? Magdala siya, parang daddy's. Ito ang tinatawag nilang daddy's. Ano eh? Uncle o daddy's shoes, di ba? Na medyo bulky ngayon. Ito yung mga nauso ngayon. So, makikita nyo, meron ng Puma, may Fila, gumaya ng ganito na rin eh. May ganito na rin silang style. So, Fila, Puma, ano po ba? Adidas. Alam ko, meron ding mga ganitong style na dad shoes. Ba, Adidas naman talaga ito. Adidas CC. Boost 500. Ah, 700. Again. Ito yan, salt. Next. Ito. Ayan. Eto ang ating Yeezy Boost 700 Inertia. Ayan, Inertia. Oh, yung version 1. Version 1 nga tapos ito guys, kasi meron ng version 2 eh, na ganito Inertia. So, ayan. Again, galing kay tropang Jess ulit. So, ayan, shoutout sa Jess. Lahat ng Adidas siya, pinagkukuha ko. Mating Yeezy, sabi ko, tip ko yan. Baka akin na lang, ako nang bala. Baka. Kunin ko na, sabi ko sa kanya. Kung benta mo na sa akin. Kasi maganda talaga rin, maganda sa paa. So, nasubukan ko yung 700 na salt. Ayan, sinundan natin ng Inertia. So, ayan. Tapos, ayan, meron tayo sa taas. And, ayun, balik tayo. So, sa pinakataas yung last na tuktok na yun. Ito yun, yung pinakabagong-bago natin na Fila. Ayan, so, nabili natin siya kasi sale nga eh. Sale sa may Alpanar banda, sa at least putata yun. Ayan, naka-sale siya, so sabi ko, parang ayos ah, parang malambot sa paa. So, sinibukan natin, malambot ka sa paa. So, sarap niyang ipan-duty din. So, kahit na 12 hours ka na nakatayo dyan, okay lang. Hindi ano yung paa mo, hindi ka magkakalyo. Kasi malambot talaga siya. So, ito yung tinatawag nilang Mind Blender na Fila. So, bago lang, naka-sale, nakuha natin for 22 KD. So ngayon, alam ko naka-sell din ngayon sa Atlas Boot, nasa 15 na lang siya. So puntahan nyo na kung sinimulan dito. Yan, di ba? So, ayan dito, sa area na to. Dito naman tayo. So, andito lahat ng ating mga Jordan. Okay guys, so yan. Sundan natin kagad dito sa area na to. Andito yung mga Nike natin. So, yan. Dito sa pinaka-umpisa, nakita nyo ito. Ito yun, ang ating Nike Dunk na Nike SB Dunk na Michigan. Ayun, di ba? So, ayan, nakuha natin 'to, nabili natin. Again, kay Jesotas ulit. Ayun, di ba? Tropa natin 'yan eh. So, kay Jesotas. Ayun. So, bago lang 'to, guys, ni-release basta. Pakita ko lang dito yung mga release date nila. November. Alam ko sa mga November ata. November oh. Ayun. So, again, guys, ito yung ating Nike SB Dunk na Michigan. Next, so dito, ayan, ito rin. Ang bagong-bago rin to guys. Ang ating Nike Jordan 1 High OG na CJPCU o CUJP Company Japan, parang ganun. Ha? So, nung first release niya, sa Japan lang exclusive. Again, so, ayan. Ngayon, na-release ulit sila last bago lang, November din. Ang pagkakalam ko, November. So, ayan, may vlog nga rin tayo nito. Again, so, hindi ko pa natsuot to eh. Isang beses lang, inong vlog lang. Hindi ko pa alam kung kailan kong pwedeng suotin to. Pero, madarsarap din sa sapa, tsaka madaling bagayan. So, nakuha natin to sa bagong tropa natin. Si, ano, Rendol. Ayan, diba? So, magandang deal yung binigay niya rin sa atin eh. Ayan. Kasi sa mga ganito dito, pag hindi ka nakakuha sa resale price, wala ka na magagawa sa mga retail price ka na kumuha sa mga reseller. Kasi wala naman tayong time para pumunta dun sa ano o sa mga raffle, diba?
minsan di tayo nakakapunta, di tayo nakaka-join ng raffle, di tayo naging updated, so di tayo nakakuha minsan. So again, maraming salamat kay Rendel, di ba, sa ating Jordan 1 High OG na co.jp. Yun, next, ito ang pangatlo dito yan, ang ating yan, ito yung first time na nanalo tayo sa Dubai sa The Good Life, yan nung kasagsagan, ano yun eh, ang lockdown na nag-join tayo ng raffle doon, so pinalo naman tayo, nanalo tayo sa raffle, nakuha natin siya sa retail price ang ating Jordan 1 High OG Court Purple, yun, ah. So ayan, yung mga laces niya nga pala guys, hindi na siya yung original laces na kasama dun sa ano. So ayan, nilagyan ko lang ng leather lace. Ayan, shoutout kay ano, kay Ray Rivera para sa mga leather lace natin. Kasi maangasin eh, hindi mo na kailangan mag ano eh, ganyan mo lang siya, okay na, diba? So ayan, nakuha natin siya sa The Good Life sa retail price lang, na nakalimutan ko na, basta ilagay ko lang din sa description, lahat lalagyan natin sa description kung magkano presyo ngayon, at syempre yung retail price sa StockX. Yan ang Court Purple. Next, ito. Yan, ito ang ating Jordan 1 UNC to Chicago. Yan, again, shoutout ulit kay Jess Hotnas, nakuha natin bagong bago sa kanya to. Hindi siya retail price again, kasi nga si Jess nagaan talaga siya, yun ang business niya rin. So ayan, pero ano, presyong tropa din, di ba? Kasi ano tayo eh, regular customer na tayo ni Jess eh. Ito, binigay niya sa atin, napakaangas din ito eh, itong bango pa na J1 High OG na actually it's women's, kaya ang size nito pang women's size nasa 10.5 eh. So kung 9 ang size ng pamo, mag-add ka lang ng 1.5, yun yung size ng parang pababae na release. So women release nga to guys eh. Kaya, pero ang angas niya. So ayan, LA, UNC to Chicago. Ayan, ito yung UNC, yung blue Chicago yung dito area, di ba? Parang hinate. So ayan guys, meron pa pala tayo nung nasa Pinas hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha. Yung LA to Chicago, sarap-sarap ng suotin yun eh. Pero ito, again, ang UNC to Chicago. Next, dito naman tayo. Yun, ito si Manda, ang legendary, di ba? Ang ganda nito, angas nito guys. Ang ating Jordan 1 High OG Band 2016. Yan, release siya noong 2016 pa guys. So maangas-angas din to na ano, Band. So ito yung sinuot nga ni Jordan, kasi sa history nung nito, ng sapatos nito, pagkakalam ko, lahat ng mga sneakers nung that time na yon, it's mostly puti. Oo, kahit anong ano ka doon, anong brand, mostly yung ginagamit nila puti. So ayan, ginamit nila yung Chicago na ba na tong colorway na to. Ito yung first nga ata ginamit ni Jordan, kaya tinawag ng Band, kasi binan na tong sapatos na to, hindi siya pinasuot. Nag-find si Jordan noon ng yung company na Chicago ng time na yon, sa sapatos na to, kasi nga hindi siya pwedeng parang kaya binan, hindi siya pwedeng suotin. Ayun, nagpainata sila. So ayan, makikita nyo yung history nyan. Check nyo na lang yung Jordan 1 High OG Band. So ito, 2016 ang unang release nito, last ano pa, 2000 something o 2000 ata. So ayan, basta check mo natin. Again, yung price ngayon, compare natin sa StockX at yung retail price nya. So again, ito yung Jordan 1 High OG Band. Ayan, as tigya rin guys, diba? Sarap ding suotin ito eh. Kaso nakuha ko lang ito nga pa ito, hindi siya ano, hindi na siya brand new. So sa tropa din, sabi ko yung pinost niya, dali-dali ko ng minesin, sabi ko akin yan, mine na kagad. So ayan, next, dito, ayan, ito. So Band, tapos nandito tayo sa Bread Toe. Ayan, di ba? So ito ang Jordan 1 High OG Bread Toe. Bread Toe nga siya, kasi ito yung red. Ang kaibahan, meron pang black toe nito, similar din ng colorway, kaso ito black. So black toe naman yon. Ito Bread Toe ang tawag dito. So 2016 din, nirelease yan 2016. Ito, 2016 model din to. So may-ari nito, hindi ko alam, pero ayun, dahil kay Rai, kasi nga pinost din ni Rai ito, pinapano ng tropa daw, tropa ni Rai. So sabi ko, hindi, maganda yan, maganda yung colorway na yan, sabi ko. Kaya, ayun,
Tapos nilisan ko na lang, tapos pinatawa natin ng leather lace na eto, o nga, leather lace. So yan, para maangas din siya. Maganda, maganda rin tayo. Kasi OG rin to eh. Tsaka maganda yung colorway niya talaga. Yan. So again guys, ito ang ating bread toe na Jordan 1. Yan. Kita nyo, kung compare mo sa ban, ang kaibahan lang talaga, which is yung itong puti. Kung itong puti ay naging black, black, so parang ban na rin siya. So yan, mukha na rin siyang ban. Kaso ay puti lang. So yan, yun lang kaibahan niya. Ang ating NFR o not for resale. Yan. Ito yung pinaka bango, di ba? Ito yung pinaka maangas natin nakuha sa Dubai. Yan, sa raffle. Again guys, for 7KD. 7KD, 6KD. Napalano na natin sa raffle. So ito yung first time na nanalo tayo sa raffle again sa Dubai. Ibang raffle yun guys. Ayun nga guys, not for resale. Diba? Kasi nga nakalagay dito, not for resale. Nung nirelease siya, hindi ko matanda ko anong date yon, pero lalagyan natin ulit dito sa description kung kailan yung release date niya, yung presyo ngayon at yung retail price niya, lagay natin sa ano. So depende sa size. So ito size 9 eh. So nakuha natin to, ayun nga, nalo ako sa Dubai na raffle. Actually hindi ko alam na nalo pala ako, so binesis lang ako ng mga tropa natin dito, mga sneakerheads din sa community. Sabi na nalo ka ng NFR. Sabi ano yun? So, yung chinek ko, eto siya, NFR, kasi nga, not for resale. So, yun nga, nung nakita ko yung presyo, medyo hindi na nakakatuwa ang presyo, kasi medyo mahal na talaga siya ngayon.